Hi guys, good evening. This is Brian. You are watching again my vlog. So for today's video, I'll be sharing with you, since nag-upload ako before, na experience na mga ideas about sa Croatia. And now may mga nare-receive ako mga suggestions and mga message kung ano ba daw yung agency and yung process na in-undergo ko just to be here. So I uploaded a video before on my TikTok account. And nandun yung mga una kong mga videos and mga tips na naibigay ko. So I will redo it again para ma-refresh. And I hope na nakatulong yung mga infos na binigay ko sa inyo before regarding my application here in Croatia. So unahin na kagad natin ang pinaka main question na re-receive ko and gusto ng mga tao na malaman is ano ba raw yung agency na nag-assist sa akin para makapunta ako ng Croatia. Okay, so first of all guys, again, since sinabi ko sa video ko before, it's up to you if you will take the seasonal work or yearly. So hangga't maaari po, basahin niyo na maigay yung contract na ibibigay sa inyo. And kung meron kayong gustong i-follow up niyo po kaagad yung concern ninyo if you are, especially if you will be a seasonal worker dito sa Croatia, okay? So yung number one po, yung agency, is no worldwide connection. So meron silang tatlong branch dyan, meron sa Qatar, UAE, and Kuwait. So galing po ako ng Qatar, so ito yung infos nila, ayan. Pwede nyo i-message dyan yung FB page nila. And all Philippine staff po ang mag-a-assist sa inyo sa Qatar. So meron din sa tayo sa Dubai and sa Kuwait. Ayan yung mga FB page nila and the contact. And agad-agad kung meron ba lang mga job hirings, ang worldwide connection. Ayan, makikita nyo po sa screen yung mga job hirings nila. So for sure, summer job yung mga yan. Pero may mga, even though naman summer job, baka nag-o-appear yung ibang companies dyan ng yearly. So again, it's up to you po guys if mag-take kayo ng seasonal job or hindi. If seasonal job man, again, yung sa previous video ko po, i-ask ko agad sa agency about sa winter job. Kasi hindi ko alam, baka may mga changes sa agency. And for sure naman na hindi naman kayo pababayaan din ang worldwide connection. Thank you. And ang good news din kasi nga guys, ang worldwide connection ay magkakaroon. I think meron na silang office dito sa Croatia. So diba, madali tayo makikipag-coordinate sa kanila about the winter job if ever. So shout out kay Ma'am Donna. Ayan, si Ma'am Donna po yung boss dyan. So I hope na ma-meet ko ulit siya one time dito naman sa Croatia. So, nasa Qatar ako nun before na nag-apply ako sa kanila. Actually, before kasi tie-up agency pa yan. Pero, yun nga, may hiring si Worldwide Connection and nag-apply ako for them. And, ayun, nakakuha ako ng trabaho sa kanila, summer dito sa Dubrovnik, and nabigyan naman ako. So, yung process, yung duration ng process na yun na encounter ko is almost 2 months pa lang. Iba-iba yan. Merong 2 months, may 3 months, or meron pang mas mabilis sa almost 2 months. So, yun sa akin, 2 months. So, after ng interview, nirequire ako ni agency dito sa Qatar, sa Croatia, na mag-submit ng video. So, parang yun yung, doon mo ipapakilala yung sarili mo, yung tell me about yourself, experience, and the position you're applying for. So, doon pa lang sa introduction video na ipapaagawa sa inyo, gandahan nyo na, effortan nyo na kaagad. Although, 2 minutes lang naman siguro yung tatagal nun, pero kailangan parang yung nakikipag-usap pa rin kayo sa kanila personally doon sa video na isasubmit sa kanila. So, yun pala. Number 1, yung introduction video, paghandaan nyo yan. And, so yung number 2, you know, before, after ko makareceive na job offer, 1 week ulit ako nakintay, lumabas naman yung aking work permit. So napakabilis lang talaga. Iba-iba siya guys, again ha, iba-iba po. Hindi po siya ganun kabilis, or meron pa siguro mas mabilis, pero meron din namang tumatagal. Depende po kasi yan sa pagpaprocess ng agent kung saan kayo nila ilalagay, saan place dito sa Croatia nila kayo ilalagay. So ayun, 1 week after, dumating naman yung work permit ko. And then ayun, nag-settle na ako ng payment sa kanila. If you want to know how much po ba yung biniyaran ko or how much pa yung nagastos ko sa lahat-lahat, pwede nyo po ako i-message sa Instagram ko. Ayan, dyan ko na lang sasagutin lahat yung mga inquiries ninyo kasi hindi ko pwedeng ibigay dito sa video mismo yung mga naging expenses ko. So yung mostly lang naman na pinakocomplain nila sa inyo is yung police clearance kung nasa ang bansa kayo with stamp. It's supposed to be ng embassy at saka ng police. So, may 2 stamps dapat yan. And number 2, yung mga school credentials, diploma, ayan.
Yun lang naman, wala na naman ganun ka, di naman ganun kadami yung requirements. And of course, yung resident ID ninyo, kailangan valid siya before and kayo magpunta ng embassy. Before kayo mag, ano ba, tama ba? Dapat valid siya hanggat lumabas yung visa ninyo. Ayun. So, kailangan valid yan. So, ako, natintay pa ako ng renewal ng ID ko and I'm just so lucky lang talaga na parang tumugma sa lahat yung plano para makapunta dito. So, nakarenew ako ng ID. Ayun. Kailangan renewed and kailangan valid pa rin yung ID hanggat sa lumabas yung visa ninyo. Yung sa visa appearance ko naman, hindi naman kayo pababayaan ng agency dyan. So, i-assess nila kayo yung mga documents, kung anong dapat yung i-present, and kung ano yung mga dapat yung i-provide sa kanila before kayo pumunta ng embassy. And sasamahan naman nila, siguro nila kayo papunta ng embassy. Kasi yun yung nangyari sa akin before. Nasamahan ako nila Ma'am Cathy papunta ng embassy sa Qatar. So, shout out kay Ma'am Cathy. Hello po. Thank you sa pag-assess nila sa akin. So far, yung pa lang naman yung mga nare-receive kong message, mga inquiries na natatanggap ko. So, kung meron pa kayo ibang mga tanong, sige lang po, i-message nyo lang po ako sa Instagram. Yan, dyan na lang ako i-message para masagot ko isa-isa. And madali ko po makikita. So, worldwide connection, Qatar, UAE, and Kuwait. So, message nyo lang sila sa mga details na nasa screen. Kung meron kayo, mga tingin nyo, meron kayong position na pwede sa inyong applyan. Again, guys, ha, disclaimer lang. It's up to you po kung seasonal or yearly ako kukunin ninyong trabaho. If seasonal lang, make them, mag-ask kayo sa kanila paano yung mangyayari ng winter. Kasi for sure, may agreement po dyan. Mas mainam po na alam nyo kaagad yung mga nakaplan, na kung may mga plano para pag after ng summer, hindi kayo matatangka, hindi kayo tatambay. Yun lang. And before I finish my video, guys, okay, FYI lang, hindi lang po Croatia ang hinahawakan ni Worldwide Connection. So, meron din siyang Budapest, Poland, New Zealand, and Malta, ayun. So, hindi lang Croatia. So, meron pa kayo mga ibang options. But of course, iba-iba rin ang placement fee, yung processing fee na babayaran nyo. Lagi naman gano'n, lagi naman merong processing fee na kailangan bayaran kasi hindi naman gano'n kadali kumuha ng visa pamunta ng Europe. So, ayan guys, pwede nyo silang i-message kung tingin nyo saan nyo gusto pumunta. Legit po ang Worldwide Connection. Tutulungan kayo para makapunta ng Europe. Dream job nyo sa Europe, walang problema. Basta kayo Worldwide Connection. Ayan. So, thank you guys for watching my vlog again. So, I hope you subscribe to my channel, to my Instagram, and to my TikTok. So, thank you again and see you on my next video. Bye. So, hi guys, welcome. And of course, sige, gawan po natin ng short video, short tour sa mga nagtatanong ano ba raw yung winter job ko dito sa Croatia. Okay, gawan natin yan next time. So, sa ngayon kasi medyo, kasi simula lang yung winter job namin, so medyo busy. Pero, this past, yung coming day siguro, medyo, hopefully, na hindi na gano'ng kabusy. So, gawa ko na video yon para ma-share ko sa inyo yung mga inquiries ninyo, yung mga gusto nyo malaman, and ano ba raw yung mga mostly na preparations na ginagawa before matapos yung summer contract ninyo dito sa Croatia. So, there's a Christmas festival dito hanggang January. So, masaya and damang-dama mo na yung Pasko dito sa Croatia. Ang dam-dam ko sinasabi. So, yun na, guys. Thank you so much for watching. I hope you subscribe to my channel. Thank you. Bye.